natin ng diode para pag nag-signal tayo ng left side, so tatawid dito yung supply, yung ignition. So pag natawid ito, pag ito ng trigger, magti-trigger ito, so lalapat ito, bibitaw, lalapat sa 87, so mawalan siya ng supply itong switch, kahit nakadikit itong switch na to, kahit naka-on, kahit naka-on itong switch na to, kahit nakalubog, so mawalan siya ng supply na ng power or ignition. So bibitaw to, magre-release ito. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Guys, meron naman akong panibagong share sa inyo. Bali, ito kay patatlong gawa ko na ng video. So bali, yung naunang ginawa ko ay pag naka-hazard ka, tapos gumamit ka ng signal light, so yung signal light, yung hazard automatic mag-off, so kahit di mo na kailangan switch off yung hazard switch. Tapos yung pangalawang ginawa ko, kasama naman yung park light, na pagbukay mo ng park light, so yung apat na ilaw ng signal light harap likod, so sasabay sa pag-on ng park light. So tapos pag ginamit mo ng signal, so yung kabilang side ang magbiblink, yung kabilang side din naka-steady pa rin kasama sa park light. Tapos pag nag-hazard ka, siyempre sabay na magbiblink yung apat. Tapos pag habang naka-hazard ka, pag gumamit ka ng signal light, so yung kabilang side ay mag-off, magbiblink, tapos yung kabilang side ay nakasama sa park light din. So yan ang naging connection ng pangalawang ginawa ko. So bali, itong patatlong gagawin ko ngayon, ayan o. Ito na may kasama din yung park light, kaso nga lang naka-off naman yung ilaw. Yung apat na ilaw sabay din sa sabay sa park light. Tapos pag gumamit ka ng signal light, so automatic off yung kabilang side na ilaw, tapos yung kabilang side ang magbiblink. For example, naka-park light ka, tapos gumamit ka ng left side na signal, so yung right side na ilaw ay automatic off, hindi sabay sa park light. So ito yung isang sishare ko ngayon. Tapos pag naka-hazard ka, pag gumamit ka ng signal light, so automatic off din yung hazard. So bali, ito yung share ko sa inyo ngayon. So umpisa natin guys. So bali, meron tayo pala nitong pitong relay ang kakailangan dito, tapos anim na diode ang mga gamit dito. So bali, battery, fascia relay, signal switch, saka hazard switch. So bali, yung nauna kong ginawa ko kasi limang relay. Tapos merong ginawa na apat na relay din. So bali, ito bali, nagdagdag ako ng dalawang relay, bali pito lahat ang relay na mga gamit. So bali, yung relay natin na gamit ay normally closed, normally open, or 87 87A, kaya ay single pole double through, or SPDT na relay. So bali, sa dalawang relay na to guys, bali pwede kang gumamit ito ng 4 pin na relay, yung ordinary relay. Pwede rin ito, pwede rin yung single pole double through na relay. Tapos yun, yun lang guys. Ito, SPDT din na relay ang gamitin natin dito. So umpisaan natin. So bali, kung kayo pamilya sa relay, so bali, ganito kasi yung connection ng relay na to, 85, 86, walang problema kahit ito'y coil, walang problema kahit ito'y magkabaligtaran ng connection. Malin ang gamitin yung negative, malin dito yung gagawin yung positive. So bali, automatic, naka-normally close na yung 87A saka 30. Saka lang bibitaw yung pag nag-trigger itong 85-86, lilipat sa 87. So bali, kaya itong ginamit kong relay. Kasi may mga function siya na kakaiba. So ating lilinyahan na guys. So bali, ito yung ating mamaya ko nalilagyan ko para kung saang side dito, para hindi tayo malito. So
ang agad-agad ang ating nilinyahan muna ay park light. Sa balitong 30 ng relay, automatic yan pupunta sa ilaw. Ganoon din yung kabilang side. Bali, ito kasi yung control ng park light sa signal light. Ito yung sa hazard natin, itong dalawa. Bali, ito rin na magiging control sa signal light, sa hazard, saka park light. Ito, ito relay na ta. So, bali, itong 85, lahat yan. 85 ating ilagay sa body ground or negative. Lahat ng 85 kasama ito. Pagsama-samahin yan lahat. Negative. May ilan yung pambura ko. So yan. Ito yung ating, so bali ang 87A, itong 87A pupunta sa 30 ng isang relay. Itong gitnang relay. Yan. Kung napan nyo na unang video ko, yung pangalawang video ko, okay, kahit nyo na unang ginawa kong video, ganito rin ang condition nila. Kaso nga lang dito, dumagdag ako ng dalawang relay nito. Yan. Tapos, ito yung sa park light. Sa park light magagaling. Or papunta ng park light. Itong linya nito. Yung ito'y ano, galing sa, i-connect ito sa ilaw. Sa ilaw ng park light. O kaya sa output din ng relay. Sa 87 ng relay ng park light. Dito kayo. Dito nyo kikonnect. O dito kayo kumuha ng linya. Doon kayo kumuha ng linya pala. So, bali ito yung magiging signal light natin saka control ng park light. Para bibitaw itong park light, kailangan mag-trigger itong relay. So, ito yung ating linyahan papunta sa switch. So, switch tayo. So yan, ating linya hanggang dito. So, tansyahin natin para hindi na tayo mag dugtong. Kaya para hindi tayo umiwas. Tansyahin natin papunta rito. So yan. Ito yung sa mangyari nito ay right side, right, so ating lagyan to right hand, ito yung left hand, so ganun ditong kabilang side, then yan natin papunta rin dito. So yan. Papunta rito sa, mas madali rito ano. Mas tuwid pag dito tayo pababa. Sabi ko nga tuwid di, bakit gumihis ka? Kaya na tuwid di. Yan. Yan. So yan na guys, ating linyahan ito rin. Ito'y papunta sa ignition switch sa on position. Ito, so gamit tayo ng fuse 10 amperes dito, 10 amperes na fuse. So, sa on position tayo rito. So, ayan, meron na tayo. So, meron isang linya papunta rito. So, kailangan na mag-trigger. So, para mag-bling itong ilaw, para mag-bling,
Kaya kailangan din ng clean yan galing sa flush relay. So pagsama natin itong 13 ito, ito, saka 87, 87, ating pagsamahan yan papunta sa flush relay. So relihan ko muna. Ganun din ito. Ito ay papunta ng flush relay. Ito yung 30. Ganun din ito. So, yung 30 na itong isa, dito na tayo kukuha. Yan. So papunta rito sa flush relay. Yan. So meron na tayong linya sa flush relay. So magbiblink na tong ilaw na to. Pag signal mo ng kanan ay ng kaliwa, sige mo ng kaliwa, so tatawid dito kaliwa ito, so lalapat itong contact na to kasi magti-trigger, magmamagnet itong coil yung 85-86, so lilapat dito sa 87, so bali maglapat ay 87 saka 30, so ito galing pa sa relay, so mag-antay lang ng ito, yung light na to, yung LI sa light lamp or load, so pupunta rito. So magbiblink. Kaso nga lang, ito lang magbiblink, hindi ito mamamatay. Kaya diba sabi ko na dapat ito mamamatay. So kailangan, itong connection na to, ng coil, dapat pupunta rito para ito'y magdi-disconnect. Para mamatay yung ilaw ng parklet. So linyahan natin papunta dito. Yan, papunta rito. Yan. Para pag nag-signal ka ng kaliwa, ito mag-trigger. So, kailangan sasabay ito para mamatay itong ilaw. Yung dalawang ilaw, harap likod sa right side. So, ganun din ng right side na flash relay. Kailangan kailangan din sumabay ito pag nag-signal ka. So, linyahan din natin papunta rito. So yan. 'Di ba? Yan, sabay, sabay na siya. Mag-o-off na 'tong kabilang side. Pag signal ka ng kanan, ay ng kaliwa, so ito titrigger, sabi ko kanina, ito lalapat dito, tatawid, so tatawid na 'yung galing sa flash relay, tatawid nito sa ilaw. So yan. Magbiblink siya kasi hindi naman 'to naka-trigger. Naka 87A pa rin. So itong bibitaw, itong mamamatay 'yung park light. Kasi naka-park light, diba? Yan. So, mamatay ito. Pag signal kagawa nitong wire, sasabay dito sa linya ng sa left side. Ganun din ito. Hinakuha nyo. Yan. Tapos, sa hazard tayo. Sa hazard. Ito yung sa hazard natin. So, kailangan yung sa hazard, dito dadaan sa relay yung main na supply ng hazard switch. Dadaan ng relay. So, ito yung pinakamina. Tapos taas na to. Kukuha atin sa 87A ng linya. So, yan. Tapos, itong 30 na to, ating ikukuha dito. So, sorry pala. Hindi pala magbibling. Gawa nung wala siyang supply. Nalagat na supply. Nakalimutan ko. Paano magbiblink? Wala siyang supply. So, yan. 10 amperes fuse din siya. So, yun na. So, magbiblink na ngayon to. Kasi, nakalimutan ko eh. Tapos, itong linya na to. Sa battery. Ito, pukul sa 30. Sa 30 ng hazard.
Yan. Yan. Umalon. So, yan siya. So, mag-hazard. Itong hazard, pupunta rito. Ito, ikaw yung tindi ito. Hindi yan ang hazard na yan. Walang problema kahit maalin dito yung saan. Kahit saan yung kabit. Yung ito. Kasi wala naman yung baliktaran. Kasi sabay naman yung apat gagana. So, ganun din tong kabilang side na relay. So yan. So meron na tayong hazard. Pag switch ng hazard, so magkakaroon to ng contact. Magkaroon to ng positive galing sa battery kahit hindi ka naka-signal, ay kahit, sorry, kahit hindi ka naka-switch on yung ignition, so pwede ka mag-hazard kasi naka-recta galing battery. So, yan. So, kailangan itong, mapapasin nyo, wala pang connection. Kailangan ito, dapat sa pupunta rito, yung connection na to. Ganun din ito. Dapat pupunta sa 87 ng isang relay. So, tinihan natin yan. Para gumana yung hazard. So ganun dito ang kabilang side sa baba. Yan. Yan na siya na. So nag-aabang na lang siya para pag nag-trigger ito, dapat ito ay sasabay din. Ito, dapat sasabay dito. Ito, para pag-trigger ng ito, sasabay ito, ihigop din ito, lalapat sa 87. Ganon din ito, lalapat sa 87, para magkaroon ito ng supply o magbibling galing sa pressure relay. So, para hindi tayo lumayo ang linya, dito tayo kumuha ng, dito tayo magkukunik. Dito. So, kailangan natin dito guys ng diode. Kasi may purpose ang diode kung bakit kailangan natin ng diode. Mamaya ipapaliwanag ko. Yan. Ito yung side nito ng diode eh. Ito yung negative side. So naparami naman yung guhit ko. So ating kakabit, yan, dito. Yan siya. Ganoon din itong kabilang side. Kailangan din ang diode. Yan. Para sumabay. Kaso nga lang, hindi lang itong sasabay, pati ito sasabay din. Kasi gawa ng linya na to, yan o. Sabay siya. Ito ganun din. Sana yan? Ito. Sabay. Sabay din. Pag nag-hazard ka, kasi magkaroon siya ng positive supply ng power. Yan o. Titrigger, bali sabay siyang silang anim pag naka-hazard ka. So bibitaw na sa park light. Hindi na ilaw yung park light. Kahit naka-park light ka, pag naka-hazard ka, bibitaw na gawa nito. May bibitaw din to. Saka ito. So hazard dyan, apat harap likod. So yan. Kaso pag nag-signal ka, kailangan bibitaw ito para mamatay yung para bumitaw to, kailangan ito sasabay sa signal light, sa signal. So dito, kailangan din ito ng diode, dalawa. Left and right, kailangan. So, lalagyan ko siya ng diode ng connection. So, balito yung linya ng right side, left side. So, kukuha tayo ito ng diode ng wire. Magkukunik tayo dyan. Ganun din dito. Kukunik tayo. Pupunta rito sa dito.
Kailangan din tayo ng diode. Yan. Yung diode ko may payat, may mataba. So, bali, yung kabilang diode, padugtungin natin. So, ating ikakabit dito. Yan. Kasi itong diode, guys, ay one-way direction. So, pwede siyang pumaraon, lumabas, pero sa pwedeng, hindi siya pwedeng pumasok, bumalik. Kaya kailangan natin ng diode para pag nag-signal tayo ng left side, so tatawid dito yung supply, yung ignition. So, panatawid ito, pagkaroon ito ng trigger, magti-trigger ito, so lalapat ito, bibitaw, lalapat sa 87. So, mawalan siya ng supply itong switch, kahit nakadikit itong switch na ito. Kahit naka-on itong switch na ito, kahit nakalubog. So, mawalan siya ng supply na ng power or ignition. So, bibitaw ito, magre-release ito. Ito din magre-release. Itong anim sabay magre-release kasi mawala na siya ng supply lahat ng positive. Kaya ang mangyayari, parang signal ka, ang magkakaroon lang pala, sorry, ang magkakaroon lang pala ay itong sa left side na relay, saka ito relay na to. So magsisignal siya ng kanan, kaliwa. Pag naka-assert ka. Pag gumamit ka ng signal, so magbibitaw ito ng gagana na relay, saka ito. So gagana na yung left side. So ganun din yung kabilang side, yung right side ganun din ang sistema. Ito dedicate, ito dedicate. Titrigger ito. Ito bibitaw. Sorry, ito bibitaw dito sa park light. Ito naman ang dedicate para dito ilang magbiblink. So, yun ang connection. So, kaso nga lang guys, kung mapapansin nyo, hindi, itong relay, hindi gagana. Kasi, may mali, o kaya may problema yung linya. Kasi, kung papansin nyo, ito diode. Yan o, diode. Parang umikot siya kasi. Ito, positive, galing sa battery. Positive. So, nakakonect ito. Hindi siya pwedeng pumalo kasi parang magpapangagaw, magbabibrate itong relay na to. Gawa nung umikot lang siya, yun o. Pasin ninyo. Yan. Kumunta rito. Hindi siya magpapangsyon yung ito. Pag nag-signal ka, hindi siya papangsyon. Hindi siya gagana. Magbabibrate lang siya. Saka hindi rin pala siya mag-hazard kasi magbabibrate. Parang nagpapangagaw sila. So, magagawin natin, puputuloy natin yung linya na to. Ito. Ating lalagyan ng diode dito para hindi ta tumawid dito. Bumalik dito yung power o yung positive line. So, ating putulin ito. Yan. Tapos, maglagay tayo ng diode. Yan. So, yan na naging connection niya para gumana ang hazard. Kasi kanina hindi ito gagana. Kasi inactual ko na ito, yung ganitong connection na walang diode. So, nagbabibrate ito. Kaya ang ginawang ko siya. Kaya kailangan maglagay ng diode dito para hindi tumawid dito. Para hindi siya doon bumalik. Kaya kailangan diode kasi yung purpose ng diode ay blocking diode, di ba? Ang direction diode ay pagganan lang. Palabas. Pwede siya pwedeng bumalik, pwede siyang pumasok dito, pwede siya pwedeng bumalik pa itaas, parang ganun. One way direction lang ang diode.
So baka magtanong kayo kung anong size ng diet ang gagamitin, si bali ito 'yan. 1 in 5402. 1 in 5402. Ito yung ginagamit ko lagi, o kaya kasi na to eh, 3 amperes itong diode na ito. Medyo mataas siya. Meron kasing 1 in 4700 ba na diode. So bali parang 1 amperes lang yun eh. So yan, yan ang naging question guys. Hindi siya tatawid. So pwede kayo, pag nagkunik kayo ng diode, itong positive side saka positive side, pwede nyo pagsamahin dito, di ba? Parang kasi maghiwalay eh. Pero pwede nyo pagsamahin yan sa actual na, kasi magkakadikit lang naman. So yan, sabad nyo kabit sa switch papunta. Ganoon din itong sa hazard. So nakuha nyo ba guys ang condition? So hindi ba magulo? So yun lang guys, ulitin ko ano, pag sa ordinary, pag hindi kayo, pag hindi naka park light, so bali ang gagamit kayo ng signal light. Pag signal nyo, sasabay ito, magti-trigger agad dito kasi gawa siya lang, magkaroon siya ng positive o sa ignition. Tapos sasabay din ito, ito gagana signal ito, so ang mag-blink ay left side. So ganun din sa right side, so itong gagana magti-trigger, so mabibling ay right side kasi naka-steady siya. Tapos nag-hazard ka, pag-hazard mo, so lahat sabay yung anim magbibling, gawa nito, nag-trigger lahat. Yan na, trigger lahat. So sa flash relay lahat kumuha, so magbibling yung ilaw. Tapos nag-gumamit ka ng signal light, so bibitaw, gawa nito, bibitaw ito, pagkaroon ng supply, bibitaw ito. So wala na siya, hindi na siya gagana yung ating signal light, ay yung hazard. Kaya dito nalagay din ako ng diode kasi nga pag naka-hazard ka, para hindi rin babalik dito, kasi pag nag-signal ka tapos naka-hazard ka, nakadikit to. Pag walang diode, pag nag-signal ka, para nag-hazard ka pa rin kasi tatawid pa rin dito ang supply, di ba? So sasabay ito, gagana pag nag-signal ka. Kaya kailangan ko ng, kaya naglakay ko ng blocking diode para hindi siya sumabay dito sa signal. So nakuha niyo ba? So ganun din pag nag-park light kayo, sabay ilaw, apat harap likod. So pag nag-flasher kayo, so bibitaw ito, so mamatay yung park light. So okay guys, sana nakuha niyo o na intindihan niyo ang konting tutorial na na-share ko sa inyo. So kung meron kayo hindi na-intindihan, so meron tayo comment section, so doon lang kayo mag-comment guys, magtanong. So hanggat kaya ko tatayin yung mga tanong nyo, sasagutin ko.